atin through Tag Radio. Ano kaya ang chika na hatid sa atin this week? DJ Louie Da Costa. Da Costa. DJ Louie Da Costa and wow, bago! I Love Daddy Bluie! Chika nyo na yan! Hello again mga kapamilya all over the world and of course hello sa'yo DJ Chacha. Usapang ligawan naman kami this week ni Kabayan Bluebird on You Say, We Say. Ito, good topic to ngayon dahil expert ditong partner kong si Louie Da Costa. Pag ang panliligaw na ang pag-usapan, expert sa pang-susupla. Ay, ang topic kasi nito ngayon ay ang kakastart lang na love life ni Carlos. Ito yung storya ni Carlos. Ito daw tumanda at lumaki si Carlos at ang pamilya niya. Mami niya, nag-work pa rin dito, mataas ang posisyon. Naging kaibigan ni Carlos ang mga tauhan ni mami niya at saka nagka-developan sila sa isang staff ni mami. Lako! Gusto niyang ligawan, tuloy na ligawan. Pero, ngayon, pinipigilan siya ni mami kasi daw baka ano ang sasabihin pa ng mga staff niya. So, naguluhan ngayon si Carlos. So, nagtanong siya sa atin, ituloy pa niya ang paniligaw or magpigilan lang siya? First of all, siguro, palakpakan natin si Carlos! kasi, di ba, at least he's not just thinking of himself. Mm-hmm. Pero may naman, since hindi pa gano'n ka-serious, ligawan stage pa lang yan. Siguro, just talk to your mom, sige. And since friends mo naman lahat ng staff, di ba, explain to them, make it clear to everyone na walang pake si mami sa relationship na yan. Work is still work. Si mami walang pake? Ganyan ko? To an extent. Pero, paano lalaki para kay Carlos, ha? Kung like mo talaga ang babae na yan at like as in love ka na sa kanya, kasi di mo sabi, di ba sabi mo na nakadevelopan, di ba? So, ituloy mo. Explain mo kay mami, huwag mong itago. Wala namang batas na nagbabawal na ligawan ang staff ng mga mami, di ba? Well, that's what we have to say. Yes. At tingnan natin masasay ng mga kapamilya natin. Ito, mayroong po si Arbitricia. Sabi niya, ituloy kung saan ka masaya, yun ang sundin mo. Paano mo malalaman ang isang bagay kung okay ba o hindi kung di mo susubukan? At mabait naman siguro, yung babae, huwag kang makinig sa payo ng iba. Sabi naman ni Harold Aquino, go lang if that's what makes him happy. Even if may part na awkward, explain lang kay mommy. If maging sila, just make sure trabaho is trabaho, professionalism pa rin. Ito, nag-react si CJ Papa Jerske. Sabi niya, kung tunay na nagmahalan at wala namang sabit pareho, bakit kailangan na pigilan? Dapat ba ang mamahalin mo ay nakabase sa opinion ng nakapaligid sa'yo? Ang Panginoon nga minahal tayo na wala namang kondisyon. Tayo pa kaya? May boy naman din tong si Maybe. Sabi niya, para sa akin, huwag niya ligawan. Respeto naman sa mama niya. Oo nga, minsan lang magmahal, pero trabaho at respeto ng mga tao nakasalalay sa mama niya. Alalahanin dyan, sila nabubuhay sa work na mama niya, kaya kung ako, never kong sisirain ang tiwala at respeto ng mga tao sa mama ko. Ikaw, kapamilya, anong masisay mo? Well, pwede ka mag-comment or mag-share din ang problems mo, di ba? Wherever you are, go to facebook.com/tag9118. O pwede sumulat sa amin, mag-email kayo sa geo@tag911.ae. Si DJ Chacha, kaya anong masisay? O sige, balik tayo kay DJ Chacha sa Kapamilya Love Chat! Ayan mga kamamilya, pasensya na kayo. Pitrinatry ko lang sumayaw-sayaw ng ganyan, oh. Masalamatan natin ang mga taga-Tag Radio sa kanilang comments regarding dun sa topic tungkol sa what if yung manliligaw mo ay staff ng mommy mo. I don't see anything wrong with that kasi parang feeling ko sa teleserye na lang masyado nangyayari yung mga ganon, di ba? Kung prosigido naman sa anak mo, kahit ano pang trabaho niya, kahit staff pa yan, payagan mo, Mommy Bells. And besides, hindi ikaw ang dapat nagdedesisyon sa love life ng anak mo. Dapat si Junakis dahil siya ang makikisama. So at if you think, mahal mo, kausapin mo ng maayos si Mudra, tapos, di ba? Kasi sigurong iniisip ng iba, baka kaya ka lang jojowain para umangat sa buhay, di ba? Magkaroon ng posisyon agad yung lalaki, ganyan. Pero siguro naman hindi. Patunayan nyo na lang na talagang totoo yung pagmamahala ninyo.